Kaya'y nakatutok pa rin sa Panahon TV sa nalalapit na undas. Bukod sa lagay ng panahon, importante ay inaalam mo rin ang mga bagay na magdudulot sa kaalamang kahandaan para sa proteksyon ng sarili at lalong-lalo na ng pamilya. Narito ang ulat ni Cathy San Gabriel. Taon-taon ay ginugunita nating mga Pilipino ang undas. Ang pagdalaw sa mga yumaong mahal sa buhay at pag-aalay ng mga bulaklak at kandila ay bahagi ng ating kultura. Pero dahil milyong-milyon ang pumupunta sa mga sementeryo sa panahong ito, may mga kaakibat itong panganib. Kaya naman todo alerto rin ang mga otoridad sa panahong ito. Meron tayong i-establish na police assistance desk o yung tinatawag na police assistance centers. At meron din tayong mga police, both inside and outside of the different cemeteries. At dun sa mga malalaking cementerio, like dun sa North Cemetery, tsaka dun sa South Cemetery, meron tayong mga advanced command post na ilalagay. Paalala ng pulisya sa mga dadalaw sa cementerio, bawal magdala ng baril o matutulis na bagay tulad ng kutsilyo o ice pick. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng alak at pagsusugal sa mga sementeryo. Iwasan ang pagdadala ng malaking halaga ng pera at ang pagsusuot ng mga alahas. Kung iiwan ang inyong tahanan, siguruhing nakalak ng maayos ang mga pinto at bintana at ibilin ito sa taong pinagkakatiwalaan. Sa mga bibiyahe naman patungong probinsya, magpabook na o bumili ng tiket ng maaga para maiwasan ang abala. Bukod sa baril at mga patalim, ipinagbabawal din ang paputok sa mga bus, barko at eroplano. Ang pamilya ni Aida Esguera balak na maagang dumalaw sa araw ng mga patay para maiwasan ang dagsa ng mga tao. Mas maganda na yung makapunta ka ng maaga at para hindi siksikan siya, hindi crowded ang niya. Tsaka nahirap kasi pagka yung ganyan marami na siya, hindi mo maiwasan yung gitgitan, tulakan, tsaka yung misan may mga mandurukot, ganyan. Kaya ilang araw pa lang bago ang undas ay nililinis at pinipinturahan na nila ang puntod ng kanyang yumaong ina sa North Cemetery. Dahil ang Manila North Cemetery ang pinakamalaking sementeryo sa bansa, kumigit-kumulang sa 2 milyong tao ang dumadalaw dito tuwing undas. Minsan, hindi naiiwasan ang mga aberya rito. Ang usually po namin, yung mga batang nawawala. Ayan po yung unang-una. Yung mga nawawalang bata. Yung iba naman po, yung mga nahihilo, mga matanda na nahihilo. May mga medic naman po tayo sa loob. Kaya payo ni Director Tan, magdala ng payong, tubig at baong pagkain. Bukod sa mga ipinagbabawal ng pulisya, hindi rin pinahihintulutan sa Manila North Cemetery ang mga pintura at paint thinner, sound system o speakers, gitara, at anumang uri ng hayop. Paul-tool po na sinasabi, taon-taon po. Pag napusahan silang magdala, o ipilit na magdala ng mga pinagbabawal po natin, na nasabi ko nga po kanina, yun din po yung kanila pong mga bata, sana po huwag na nilang isama yung maliliit. Tayo magtulong-tulong para ito pong undas ay maging payapa. No, I think we really have to be vigilant dito. Kailangan nating i-report anything that is out of the ordinary, no, para po maiwasan natin yung pwedeng maging mangyaring karahasan dito sa parating na undas. Ang tradisyon ng pag-alala sa mga patay dapat maging ligtas para sa mga buhay. Kaya naman laging isaisip ang paalala ng mga otoridad para maging maayos, mapayapa at ligtas ang undas. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel.